What's up guys? So for today's video, bibigyan ko kayo ng 10 tips and tricks sa Dream Team Basketball. So tara, simulan na agad natin. Number 1, join the Discord community. So here's the reason kung bakit kailangan nyo mag-join sa Discord community nila. Join our Discord and get 10 free card packs. All you have to do is join by clicking the Discord button in the home screen. Don't worry if you already joined, you can still get the rewards if you do this. Have fun. So guys, punta lang kayo ng home screen. Pindutin nyo yung Discord logo na to at magpa-pop up yung Discord nyo. Once na nag-pop up yung Discord nyo, i-accept nyo lang. And boom, kasali na kayo sa Discord community server nila. And once na nakasali na kayo, pindutin nyo lang tong collection, packs, and dito nyo makikita yung 10 free card packs. Number 2, tutorial. Guys, mag-tutorial kayo. In this way, malalaman nyo kung ano yung gameplay and mechanics ng game. Sa tutorial, tuturuan din nila kayo ng mga basics na kailangan nyo malaman. Ito yung pinakauna nyo makikita once na nag-tutorial kayo. Welcome to Dream Team Basketball. I'm here to teach you the basics. Let's play some basketball. So guys, si LeBron James na mismo nagsabi, tuturuan niya kayo ng mga basics sa larong to. Number 3, complete the quest. So guys, meron tayong 2 types of quest dito. Merong daily quest and weekly quest. Sa daily quest guys, pwede tayo makapag-gain ng 75 gold once natapos na natin yung task. For example, shoot 75 3-point shots. Sa weekly quest naman guys, pwede tayo makapag-gain ng 250 golds once natapos na natin yung isang task. For example, score 60 free throws. So always complete your quest dahil marami kayong magigain na golds dito. Number 4, farm golds. Alam naman natin guys, sa lahat ng laro, need natin mag-farm ng golds para lumakas sa game na yun. So dito, there are 3 ways how to earn a gold. So ano nga ba yung una? Diba, nasabi ko na kanina sa quest. So lagi nyo tapusin yung quest nyo guys. So yung second way is the versus player mode. Dito may makakalaban ka kapwa mo player. Kapag nanalo ka, makakuha ka lang ng plus 30 na gold. And kapag talo ka is plus 15 na gold only. So ang pangatlong way is the practice mode. Dito may kalabat kang AI, magpa-practice ka lang. So kapag nanalo ka, plus 20, kapag talo siguro plus 10. Ewan ko, di ako sure kasi di pa ako nanatalo sa practice eh. So yun guys, alam niyo na kung paano mag-earn ng gold. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit importante ang gold dito sa larong to. Number 5, fame and craft a card. So guys, ito na yung dahilan kung bakit mahalaga ang gold dito sa larong to. Dahil kailangan yung bumili ng single pack para lumakas or makakuha ng players dito sa game na to. So huwag kayong mag-hesitate na gastusin yung gold nyo guys, kasi wala kayong ibang pagkakagastusan nun kundi bumili ng pack. So once na meron na kayong golds, bumili kayo ng pack. Ubusin nyo kahit kung gusto nyo, okay lang yan. So ako, papakita ko sa inyo. Tsaka ano ba yung fame, diba? Sinabi ko fame and craft a card. So bubukasan ko to guys para makita nyo. Ayan guys, pagkabukas ko ng pack, natanggap ko si Desmond Bane, plus 50 na fame and plus 25 na fame. Kung tatanungin nyo kung bakit ako nakakuha ng fame, kasi yung natanggap kong card or player is meron na ako. So nag-convert siya into fame. And guys, for short, duplicate. Kapag may duplicate na kayo, magko-convert siya automatically into fame. After nyo mag-open ng packs, syempre makatanggap na kayo ng maraming fame. Pumunta kayo ng collection and then cards. Tapos tignan nyo sa taas kung ilan na yung fame nyo. Ito yung fame guys. So sa ngayon meron akong 2,125 na fame. So guys, tuturuan ko na kayo kung paano mag-craft ng cards. So ito guys, si Kawhi Leonard. Wala pa ako neto. So pwede ko siya i-craft. Ang value ng legendary card is 800 fame. So ayan, meron na akong Kawhi Leonard. So ayun guys, napakita ko na sa inyo kung bakit mahalaga yung gold, fame at the same time. Number 6, first legendary card. So ayun guys, after nyo mag-open ng packs, mag-craft ng card, for sure,
meron na kayong legendary player. So for example, si Jason Tatum yung nakuha niyong legendary player. And syempre, gusto mo ma-maximize yung galing niya. Kasi ano siya, legendary card siya. So basahan yung skills and passives. Sa lahat sila, may iba't iba silang skills and passive. So kay Jason Tatum, mas magagamit mo yung potential na galing niya if ang kasama niya sa team, ang kasama niya sa lineup is speed teammate. So ano ba yung makukuha mo pag speed teammate yung kasama ni Jason Tatum? Ito, plus 1 bonus pass. So isipin nyo, pag lima silang speed player sa lineup mo, makakuha si Jason Tatum ng plus 4 bonus passes kasi apat yung speed teammate na kakampi niya na nasa lineup, active lineup. So yun guys, ang susunod naman is bait defenders. Give opponent aggressive 2 for 2 turns and shoot 4. Get plus 4 bonus passes if opponent is strength. So yun guys, kapag katapat ni Jason Tatum or kalaban niya is strength, makakatanggap siya ng plus 4 bonus passes. So yun lang guys, alamin nyo yung synergies ng mga players depende sa skills nila. So ito kay Jason Tatum, recommended ko mga kasama niya sa team is speed players. Mas doon mo magagamit yung potential niya or yung galing niya. Number 7, type of cards. So ayun guys, meron tayong different types of cards at dapat alam natin to para di na tayo malito. So ang first type of cards is skill. Kulay purple yung background niya. Speed, kulay green. Strength, kulay red. Will, kulay blue. So ayun guys, kapag na-familiarize na natin yung different types of cards, mas madali natin ma-identify kung saan ba expert yung card na yun. Sa rebounding ba, sa points, sa blocks, sa defense, sa offense. Number 8, lineup management. So guys, importante ito para makapag-build kayo ng magandang deck or magandang lineup. Dapat yung ilalagay niyong card is may compatibleness and may synergies. So kung wala yun, parang na-waste lang yung cards na nilagay nyo dun kasi hindi sila compatible eh. Pero kung tama naman yung cards nyo, merong compatibleness at synergies, solid yun guys, solid, tama ang ginawa nyo. So paano ba natin masasabi kung mali or tama? Ito na guys, bibigyan ko kayo ng example. Guys, ito yung first example natin. Paano ko nasabing mali ito? Kasi itong skill ni Ben Simmons, feed the post, pass 5, and give plus 25 turn meter if target is strength. So makakatanggap yung strength player na papasahan mo ng plus 25 turn meter. So mali ito kasi walang strength na kasama si Ben Simmons sa starting 5, which is si Ja Morant is speed, Evan Mobley is will player, Cameron Johnson is skill player, and Chris Dunn is will player din. So yun guys, walang strength. So parang X to kasi walang kasama si Ben Simmons na compatible sa skills niya. Guys, ito naman yung second example. Si Donovan Mitchell. Yung second skill niya is ankle breaking crossover. Give defense down 2 to each opponent of a skill player from your team for 2 turns. So ibig sabihin nito, dapat yung kasama niya sa lineup is 5 skill players. Siyempre kasama na siya doon kaya 5. So yung skill players na kakampi niya, yung mga katapat noon mamabuwasan ng defense. Ito, give defense down 2 to each opponent of a skill player from your team. So yun. Kaso ang mali dito sa lineup na to, wala siyang kasamang skill player sa starting 5. So mali itong lineup na to dahil parang na-waste mo yung potentially Donovan Mitchell dahil ito nga, ito yung 7 skill niya. So mali itong lineup na to. Guys, ito naman yung third example. Ito yung lineup na merong synergies and compatibleness. So paano ko nasabi? Ito, basahin natin kay Jrue Holiday. Ito yung skill ni Jrue Holiday. Triangle offense passing. Pass 2, pass 2 to a teammate of each type. Shoot 2. So ibig sabihin na ito, kada each type, magpapasa si Jrue Holiday ng 2. Tapos magshoot pa siya ng 2. So ito, sa lineup na kasama niya, merong skill. Ayan, skill. May strength.
may speed at mayroong wheel. So lahat ng types meron. So ibig sabihin papasahan niya lahat 'to ng tigda dalawa. Dalawa kay Cameron Johnson, dalawa kay Jonas Valanciunas, dalawa kay Steph Curry, dalawa kay Mobley. So yun guys, yun yung sinasabi ko sa inyo, yung compatibleness at synergies. Tapos ito naman kay Steph Curry. Ito yung second skill niya, use power screen. Switch with the teammate and give them +2 bonus shots if they are strength. So ayan, merong strength na kasama si Curry, which is si Jonas Valanciunas, strength to. Makatanggap si Jonas Valanciunas ng +2 bonus shots. Ayun guys, ganun yung compatibleness ng lineup. Number 9, abuse the mismatch. So kada types of cards guys, meron silang mismatch. So sa skill, makakatanggap ng +30 offense kapag ang katapat nila is speed. Sa skill yan guys ha. Next is a speed, kapag katapat nila is strength, magkakaroon ng +20 offense and +10 playmaking. Sa strength guys, kapag ang katapat nila is will, magkakaroon ng +20 offense and +20 rebounding ang strength players. Sa will naman guys, kapag ang katapat nila is skill, makatanggap ng +20 offense and +10 defense ang will players. Number 10, All-Star Challenge. Once na sundan nyo lahat ng tips ko, nagkaroon na kayo ng knowledge sa game, mag-participate na kayo dito sa All-Star Challenge event dahil marami kayong makukuhang prizes. Yun guys, kumpleto na ang ating tips and tricks. So kung nakatulong sa inyo itong video na to, paki-like, comment, and share. Subscribe na rin kayo guys. Please support the game and the developers.